Makita tayo ng escalator dahil ang bus ng papuntang Tagaytay is second floor gate 2. Tatawid tayo dyan sa Amiras. Ito yung makikita mo sa bahay ni Aling Tess. Ayan. So, malamig dito sa area na to. Tapos, meron pa silang electric fan dito in case. Itong dining table. Over-the-counter kitchen. Kapag galing ka doon, pwede kang dumaan dito kung meron kong dalang mga groceries, 2 burners. Okay. Just ka under-the-counter. May under-counter kitchen. Pwede din ng sink. Pwede ng sink. Cabinets, nandito mga utensils, mga pots, pan and pots, ito yung ref, ganda yung design. Okay, sosyal. Oh, meron pa siyang ano, meron pa siyang exhaust hood. So, maganda. Ang ganda ito para sa malaki o maliit na pamilya. Tapos, merong bunk room dito. I mean, another room. Up and down na bed. So, double deck na bed. Okay. Thank you. Bye-bye. Okay. Apo, apo. So, may welcome drinks tayo mula kay Ate Tess. Kaling ka ng groceries, diretso ka dito, punta ka doon. So, doon mo dadalhin sa diretso kitchen na yung mga pinamili. So, ito yung balkonahe. Ayan. And then, daming available na long chairs. Tapos, yun, may mga sandalan pa. Center table. And then, ang daming mga halaman. Daming halaman sa terrace, sa parking, ayan. Kung may dala kang sasakyan, may parking lot. Tapos ang daming mga ornaments. So again, dito sa baba, merong toilet. Ayan. Bathory, mirrors, shower room. May heater pa. May shower, may heater. Then ito yung toilet.
switch. And dalawa ang rooms dito. Dito sa kabilang room medyo malaki. Tapos may tatlong bed. So ito parang pang single lang. So double single. One and two. Tapos ito, queen size. Tapos merong cabinets dito. Ayan, lagay ng mga damit. Tapos may electric fan. Although walang aircon dito, malamig naman dito sa Tagaytay. So, talaga ngayon pa lang malamig na eh. Lalo pa mamayang gabi. So dito, merong small TV doon. Subukan natin dumungo sa bintana. Hoy, naka-open pa lang ang bintana. O kaya pala malamig. So, naka-mosquito net naman siya. Alam mo kung ano yan? Nagkikis. Tapos labas tayo. Eh, gutom na po ako. Oo, oh, kakain tayo sa labas. Ganda, di ba? So since nagbigay sila ng welcome drinks na coffee, papainit tayo ng hot water. Kailangan natin ng hot water for our coffee. And ito ang kanya mga cups for coffees. Na yung coffee namin. Cheers! Ito yung gehi. Diba? Ganda. Uy, marami pa lang. Pwede pa lang dalawang sasakyan dito. So tayo galing sa galing tayo ng mag-asawang ilat, pumunta tayo dito sa labasan. Oh, highway na to. So itong highway Emilio Aguinaldo, meron ditong coffee's bees. Tapos punta tayo kay Tito Bees, so Bulalo House. Kay Tito Bees, Bulalo House. Oh, let's go sa Bulalo House. Ang ganda pala dito, oh. Hawakan na to, oh. Kasi order kami. Saan tayo? Order na kayo. Palabas na kami ng Tito B's Bulalo House. So, naubos naman namin yung aming in-order. Busog na kami at lungad pa. Ang temperature ngayon ay 27. Punta kami ng Olivares ngayon para mag-groceries. Antay na lang tayo ng ano, ng jeep. Pabutang Olivares. Let's go! Sapora, feeling best. Life's more. Thank you.
Popcorn pa rin. Ano nga yung hot water food? So, 100 pagpapang ano yun? Anong picnic group? Maraming tanawin. Dito marami lang ano. Marami lang ano dito. Right? Yun, nagmotor lang sila oh. Nagmotor lang sila oh. Yun, ang dami nakamotor. So dito sa lugar na to, first impression, malinis. At malinis ang kalsada, malinis ang parking. Maganda, maliwalas ang lugar. At marami siyang mga rides, park team rides. Then, meron siyang banyo, meron siyang CR para sa lalaki at babae, may bayad ng 10 piso. And meron din mga horse riding dito na nag-aalok si Kuya. May nag-aalok din ng mga room for rents, may mga parking din dito. Then, meron tayong mga kagalang-galang ng mga pulis na nagbabantay. Nangangalaga ng peace and order sa lugar na to. And may mga restaurant din. Then, pwede mag-parking ang motor, tricycle, private and private vehicles. May nakikita din ako mga tricycle, tawag nila Bokyo. Yun. Then, may mga tricycle din na private. Sa tingin ko may mga tropang mga nakamotor dito na nagpuntahan dahil ang dami mga nakapark na motor dyan. So, yun. Yun, may mga restaurant doon na pwedeng kainan in case. Pero kung dito ko lang naman din, oh, sa inupuan ko, tulad yan. Pwede na dito magpalipas ng oras. Okay, maglakad-lakad. Tapos may Ferris wheel din doon. Masyado malakas ang hangin dito. Ang ganda ang panahon. Nasa 23 degrees Celsius ang temperature ng Tagaytay ngayon. So, makikita mo yung mga puno. Ayan ako. Makikita mo na maganda yung siboy ng hangin. Thank you.
ito yung pinakamataas na lugar dito sa Tagaytay. So I hope magustuhan natin ang mga viewings dito. Almost nandito na kami sa gitna. So nakita nyo yung jeep kanina. Pwedeng sumakay doon pag sa may gate, mula sa gate, pwedeng sumakay yung jeep papunta doon. So ang ginawa lang namin ay naglakad para ma-enjoy namin yung view ng Tagaytay. So alos nasa kalatian na kami. Hindi naman siya mahirap lakarin. Enjoy naman dahil ang temperature ng panahon ngayon ay nasa 27. So pagka humahangin, medyo lumalamig. Pero ngayon may konting araw, maulap-ulap, may konting araw. So maganda ang panahon. Ito ang view niya sa taas. Ayan. So kung makikita nyo kanina, pinicturean natin yung Tagaytay. Yan. Ito siya. So nandun tayo kanina. Ay yung mga fine tree na nakita natin sa baba. Sa may kalsada. Ayan ang kalsada. So dito sa taas may mga tower pala dito. Mga cell site towers. O tama din para wide range ang sakop ng mga network. So konting lakad papataas. So, marami palang jeep na nakaparada dito. So siguro ito yung biyahe mula doon sa gate pa taas dito. Ah, may bahay din. So ang entrance gate is per head is 30 pesos. So murang-mura. Lakas ng hangin dito. Thank you.
from here, pwede pa tayo bumaba dito. Bababa tayo dito at titingnan natin kung ano meron. Sego kate. Nakita ko na lang ano. Parang dati minumotor namin to eh. Ha? Oo. May picture pa nga kami dyan bando. Nakamotor. Tanghali, 1:20 na ng tanghali, so kailangan na mag-lunch. Bababa na kami and maglalakad lang kami pababa. Uy, ba't namili tayo dito? Nagtakaw, matal lang ako. Sabi ko sa'yo, magbubiyahe ka. Okay lang yan. Baba na tayo. Galing na tayo dyan eh. Halika na. Matabi dyan. Tabi na eh. Lalakad lang kami pababa. So ayan, bababa na kami.
galing kami doon sa People's Park. Yan, galing kami kanina dyan. Tapos, bubaba kami dito. Taas ang hangin. Kami ng Sky Ranch ng oras na alas 7 na ng gabi. So, sabi maganda raw ang view sa Sky Ranch pagka gabi na. So kuha muna tayo ng admission ticket sa Sky Ranch. Matumi kami niya na yun. 100 pesos lang admission rate. So ito na, nakapasok na kami sa Sky Ranch. Okay, so 100 each ang admission fee. So ito ang tickets namin. Yeah. Diyan ka lang, be. Huwag yan, be. Mamaya magloko yan. Okay lang. Problema pa yan. Okay lang. Okay lang.
So kung kita natin ang Tagaytay dyan, so ang ideal time na pagpunta dito dapat 5 o'clock para kita pa natin. Kita natin na maliwanag, kita din natin sa gabi. So ideal is 5 o'clock hanggang 7 o'clock or 8 o'clock. Yan. Yan ang Tagaytay. So yung area na yan, yan ang Tagaytay. Makikita ang Tagaytay dyan. Yes, ready na kami. Thank you.
Mali ka na, bili na tayo ng corn dog. Bili na tayo ng corn dog. Actually, I feel like nauseous. Yeah, but still, ang good. Bawit ka na nga, sumigaw ka pa. Alright, bye-bye, lag coaster. Okay guys, yun. Natapos na ang 2 rounds na riding sa lag coaster. Sa good experience para sa mga kids. Pero sa adult na tulad ko is very basic na lang dahil naka-experience na rin tayo ng talagang pang-adult na roller coaster. Na-experience na natin roller coaster sa Star City at saka sa Abu Dhabi theme park. Tinatawag nilang F1 roller coaster, yung pang malaki at saka yung junior. So yun. So, naghahanap na tayo ng exit. Hanap tayo ng corn dog. So order tayo ng corn dog mosa. Corn dog mosa. Ang presyo ay 120 ang isa. Bye. Pwede mo yung order mo. Mainit ba yan? Mainit po. Thank you. Thank you po. Ito na aming corn dog.
Thank you. Let's go na.